Meron nung paalala or payo itong si Senator Frank Drilon, bagong miyembro ng Senado. O, halimbawa, yan si Senator Robin Padilla, yan din si Senator Nahalal na Rafi Tulfo. Sabi niya na itong mga bago na sasabak sa Senado, kailangan bigyan nilang sarili nilang panahon na mag-aaral. Hindi pinalampas ni outgoing Senate Minority Leader Franklin Drilon ang bago at papasok namang babatas na si Senator-elect Robin Padilla. Ani ni Drilon, kinakailangan pa ng maraming pag-aaral ni Padilla bilang bagong talagang chairman ng Senate Constitutional Amendments and Revision of Codes para magkaroon ng malawak na kaalaman sa batas. Dagdag pa ni Drilon, bilang chairman ng naturang komite, kinakailangan ng exposure sa Constitution and Revisions ng Codes at ilang mga batas. Pahayag ni Drilon, hindi ito magiging madali para kay Padilla, kaya naniniwala itong mananarapat na mag-aral ang mambabatas para mapanindigan nito ang mga pagbabago na nais niyang gawin sa konstitusyon ng Pilipinas. Marami ang nagme-menos na naman. Minamalit na naman ang kakayahan ni Senator-elect Robin Padilla na unang-unang minalit na nila nung ito'y kandidato sa Senado. Pagkatapos, nung nanalo naman, minamaliit pa rin. Hindi lang yan. Lalo na ngayon, na naging chairman siya ng Constitutional Amendment, sabi niya, bakit mo ginawa chairman yan? Hindi naman ang buganda yan. Alam po ninyo kasi, marami talaga ang mga mapanghatol. Hindi mo na niyo pinag-aaralan bago kayo magbigay ng inyong mga payang. Number one, nakakalimutan niyo, ito si Senator-elect Robin Padilla. Eh, graduado sa koleyo. Graduate ito ng criminology, alam nyo, sa course ng criminology, meron course sa law, constitution. Maraming mga batas na pinag-uusapan sila dyan. Eh, kasi nga, fight against crime. How to catch criminals, how to even prosecute them. Sama lahat yun. Pangalawa, kung napapansin po ninyo, kaya nga nag-top yan eh. Sina ako nga unang nagsabi po sa kanya, magtatap ka sapagkat tinitingnan ko po yung kanyang performance sa stage so, kasi kandidato. Dahil kasama ko po yan eh. Kami yung kandidato dalawa. At nakita ko, napanood ko ang mga interviews niya. Aba eh talagang nakita ron ang kanyang katutubong talino. Merong pang sentido kumon na marami sa mga mataas na nag-aral puro lang sa libro, tsorya, walang sentido kumon. Si Robin may sentido kumon. At naroon yung kanyang adikain na talagang marugdob. Sapagkat matagal ko nang narinig itong batang ito. At pinag-aralan niya yung sistemang federalismo. Dahil walang muna sabi niya, ano ako yung nasa, saan ba siya nung? Australia o Canada? Di ba po, nagpunta siya sa Australia, sabi niya, 10 taon ako doon. Eh, araw-araw, nanunood ako ng parliament. Nakita ko doon yung federalist system nila at yung kanilang parliament. At mga bagay na bagay sa Pilipinas. O kaya, yun po ang nagtulak sa kanya upang pag-aralan niya ang sistemang federalismo as against yung unitary system ng gobyerno natin. O, madali sabi. Yung mama, hindi pumasok sa bagay na hindi niya pinag-aralan. O, pangatlo, yun naman ang sinasabi nila, bakit di ka naman abogado, bakit ka naman mag-chairman dyan? O, bakit naman? Hindi. Unang-una, alam mo, pag ikaw ay chairman ng anumang komite, hindi ka kailangan maging abogado. Ang kailangan mo lang, pag-aralan mo yung regla, rules sa Senado, lalong-lalo na sa mga committee hearings. Ano bang ginagawa ng chairman? Eh, hindi ba siya lang naman ang nagmamanage ng prosedimiento? Tatawag ka ng committee hearing. Mag-opening remarks ka. Sasabihin mo yung intensyon ng hearing nito. Tapos nag-iimbita ka ngayon ng mga resource persons. Nandun ngayon yung mga miyembro ng committee mo. At pag sasalitain mo yung mga resource persons on specific matters of their expertise, makikinig kayo ngayon. Pag may gusto kayong tanong, magtatanong ngayon yung mga membro ng komite. Pagbibigyan mo, direct ang presiding officer. At ikaw ngayon,
ang magsasayos na hindi sila nagpara, sabay-sabay sila nagsasalita, bibigyan mo ng, oh, ikaw, ganito, 2 minuto ko magsalita, oh, ikaw, ganito, sagutin mo. Yun lang naman ang gagawin eh. Pagkatapos yan, gagawa ko ngayon ng committee report. O, yun naman committee report eh. Sabi ko nga sa inyo, may talino ito, may common sense. Plus, meron tong mga abogadong staff na pagdating sa mga lingguhay ng batas, o eh, sila nang bahala doon. Sa kanya pipirma, tapos si papapirma sa mga member. Ganun lang yun. Hindi naman ganun. Eh, ang problema nga sa, alam nyo, mawalang galang na po sa ating mga Pilipino, ha? Ang maganda mga traits natin, pero isa sa mga hindi magandang traits natin, yung nagbibigay tayo ng rush judgment na tinatawag, nangahatol kagad tayo. Minimenos kagad natin ng isang tao batay sa nakikita nating appearance. Eh. Dahil si Robin Padilla ay artista. Aba eh, akala natin pareho siya ng mga ibang artista na nagkaroon ng kapangyarihan, nahalan o na-appoint, eh wala namang ginawa. Kasi nga, hanggang doon lang sila, ibang klase itong batang ito. Matapang pa. Naku, alam nyo, yan ang gusto kong matapang. Bakit? Binibida niya sa atin. Nung una kami mag-meeting, nga pala, pinag-uusapan ng meeting, alam niyo ba itong si Senador Elect Robin Padilla? Hindi pa ho siya nauupo, ha? Hindi pa ho nauupo. Pero, nagtatrabaho na. Naglumika na kasi agad ng isang komite para buuin ang mga iba-ibang sektor na mag-aaral at magbibigay ng mga panukala kung paano isusulo, ipatutupad ang sistema ng federalismo. So sa unang pagkakataon na magkita kami, ay meron mo siyang inilahad sa amin na natuwa naman ako at yung iba nagulat. Ako, hindi ako nagugulat kasi nga nakikita ko na yung katutubong tapang niya eh. Wala siyang, para siyang si Presidente Duterte din. Na wala siyang sinisino. Pag mali ka, upakan ka niya. Binibidaw sa atin na isang press conference daw. Bago mapuklaim si Senador Bongbong Marcos na maging Pangulo ng bansa. Eh, presided daw by yung incoming executive secretary, yung tagapagsalita niya, si Vic Rodriguez. Eh, biro nyo nung napunta raw ang paksain dun sa federalism. Ang sabi daw nitong attorney Vic Rodriguez, eh, wag nating pag-usapan yan. Kailangan mag-uusap dyan, eh, mga mature people lang. O, Diyos Mario Josep, naku eh, umakit daw yung dugo sa kanyang ulo at ibig niya ng banatan si Vic Rodriguez doon sa press conference. Medyo napigilan lang daw siya ng dalawa niyang kaibigan na mga members ng Barn Parliament. Pero sabi niya, pero mo, sasabihin niya na yung mag-uusap lang ng federalismo ay mga mature. Anong ibig niya sabihin? Ang mga masa, wala nang karapatan na pag-usapan ito na sila nga dapat na mag- talakay niya, mag-usap niya sapagkat sila ang unang maapektuhan ng pagbabago ng sistema sa ating bansa. Kita mo na, yun o, ang katapangan, ang kagalingan itong batang ito. Kaya nga sinabi ko, sa kolong ko kahapon, meron mo tayong kolong kahapon, basahin nyo online o sa Diario, Daily Tribune. Ang pamagat po ay counterpoint. Ayan po ay programa natin yung counterpoint. Nagpisa natin yan. Ako, 6 na taong, hindi lang 6 na taong, must be 12 years ago sa IBC 13. Tinuloy natin sa PTV4 at merong istasyon ng telebisyon, may pa natin muna sasabihin, na naanyayaan tayo na ituloy ang counterpoint sa kanilang istasyon. So itutuloy din natin yan. Doon po natin sinimulan yung mga pagtatalakay kaugnay dito. At doon din natin nga sinabi kahapon sa ating kolo na itong si Inday Sara Duterte ang incoming vice president at magiging pinaka-pangalawang makapangyarihang tao sa bansa. Eh, sa totoo lang, hindi humalamang pa ng
taong bayan kung anong papel ang gagampanan niya. Maliban sa siya ang Secretary ng Edukasyon. Sapagkat ang gusto niya sana, Secretary of Defense. Alam nyo, pag ikaw ay Vice President, you're just a heartbeat away. At malaki talaga ang papel na gagampanan mo dyan. Sasamahan mo ang presidente sa mga mabubuting programa niya. At tungkulin mo rin bilang vice presidente, pag medyo hindi sa tingin mo, kung sa tingin mo, ito'y hindi magbibigay ng ginawa o proteksyon at tatama ng interes ng taong bayan, tungkulin ang vice presidente na paalalahanan ng presidente. At kung hindi makinig sa paalala, aba, tungkulin mo na tuligsain at pigilan ang ganyang mga gagawin ng isang presidente. Kaya hindi ho natin alam exactly kung ano ang magiging papel niya. Pero syempre, inaasahan natin dahil unang-una, siya ay sumangayon na maging vice presidente. Dapat sana siya ang gusto ng tao maging presidente. Pero, so ibig sabihin, merong mga katangian, darating na Pangulong Bongbong Marcos na gusto niya rin. Most likely, magkakasundo sila. Ganun pa man, titingnan ng taong bayan kung ano ang magiging tunay na papel niya dyan. Sapagkat siyan po ay training ground niyan eh. Dahil gusto ng tao talaga maging presidente siya. At sa ating kolong kahapon, sinabi natin, wala akong nakikita na formidable na figure, public figure na politiko na pwedeng mag-succeed sa susunod na presidente na magiging pangulo sa 6 years from now, maliban dito kay Inday Sara Duterte. Except, sabi natin, maliban sa isang political upstart na nagulat ang sambay ng Pilipino, biglang nag-top notcher, minimemos ngayon, biglang nag-top notcher. At eto na nga, si Robin Padilla, sabi ko, eto ang pwedeng maging karibal nito pagdating ng panahon, pag di maayos ang mga kanyang panunungkulan sa Senado. Maraming mga pag-aaral silang gagawin sa pagkadyas ng Senado. Maraming tinatalakay dyan, mga batas, na tutugon sa mga pangangailangan ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. At kailangan, ang talagang pag-aaralan mo yan. Anong mga requirements, anong mga needs, anong pwedeng batas na isulong. At kailangan, unang-una, alam mo yung saligang batas. Napakahalaga niya. Yan ang mga college graduate. Madali namang intindihin yung saligang batas. Sabi nga ni Franklin Drilon, siya raw, ilang buwan siya, kahit na siya naging cabinet member ng executive, yung siyam na taon, bago siya naging senador. Hindi muna siya nag-iinig sa Senado. Nag-aral siya, tinignan niya. Anong muna, pag-aralan mo yung rules of the Senate. And then, you study the Constitution. Eh kung yung mga abogado, walang tigil ang pag-aaral. Eh ako, abogado na tayo, pero malagi pa rin tayo nagbabasa ng mga batas natin, pinag-aralan natin. Eh, continue to study ang batas. Kailangan palagi kang updated dyan. At tayo naman, wala tayong problema na itong si Senator-elect Robin Padilla. Eh, kayang-kayang gawin niyan. Dahil na sinabi natin sa inyo, meron siyang katutubong talino. At meron pa tayo napansin, meron po siyang common sense na tinatawag sentido common. Dahil yan, sentido common. Bihira-bihira kahit ang mga matatalino, highly educated people lack the so-called common sense. Hindi nakikita yan sa libro. Ang karanasan ang nagtuturo niyan. Lalong-lalo na po yung mga graduado sa kalsada, yung mga lumaki sa kalsada, yan ang mga street smart na tinatawag. Magaling yung mga sintido ko muna mga yan. Kaya itong si Senator-elect Robin Padilla, palagay natin, okay ito. Madaling matuto ito. At ang gusto ko sa kanya, kaya nang nabanggitan natin sa inyo, meron siyang tapang. Hindi ko siya nasisilaw. Number one sa kapangyarihan.
Number two sa kayamanan. Number three sa matas na tinapos ng isang karap na, di ba? Pinag-aralan ka, ah, hindi mo basta may intimidate ito si Robbie kasi nga meron siyang native intelligence. Kaya-kaya niya by using his common sense at ang kanyang karanasan sa kalsada. Eh, alam niyo, laking kalsada ito eh. Tsaka maraming karanasan ito. Biro niyo. Kaya sabi niya, naging palaboy ako ng kalsada. Naglalalayas ako. Tapos, punti siya sa Baguio, bumalik sa Maynila. Sasa, namundok pa nga ito eh. Sumama pa sa NPA for a while. Pagkatapos na in-demanda ito, sumuko, illegal possession of firearms, napasok sa munting lupa. At doon sa munting lupa. Aba, hindi ko siya nagpaka gumon sa kalungkutan doon o katahimikan nung makita niya na kailangan may gawin siyang kabutihan. Ginawa niya. Hanggang tayo sa mga buwan na ng rehabilitation center to. Basta nakatulong siya sa kanya. Mga kapwa bilanggo. Tapos sinusulatan niya pa mga legislator. O nga dyan sa batas. O tingnan niyo. Dahil sa kanyang kagalingan din. Magaling na bata. O hindi ba? Nakalabas siya dahil na-amenda yung batas sa illegal possession of firearms. Yung higit sa 20 taong pagkakulong na reduce. Napababa niyo kasi na-amenda nilang bata. Kasi nga naman, illegal possession, hindi naman dinimanda ka para pumatay ka ng tao. Illegal lang na mayroon kang baril na walang lisensya. O yun, mahilig sa baril yung Senador-elect Robin Padilla. Pero tama yung advice ni Franklin. Walang masama at walang mahirap sa isang incoming senator na mag-aral. At yan nga ang ginagawa ni Senator-elect Robin Padilla. Yun naman ang karamihan din sa mga nanalo. Nanalo sa Senado. Mga dati na ang Senado, ang iba, pabalik. Yung iba naman, pangkasalukuyan. At pwede pa silang tumakbo. Kaya ni Senator Sherwin Bachelet. Naalala muli siya. At yung mga iba naman, pabalik. Yan si Mixu Sibiri. Napunta naman tayo kasi ng Mixu Sibiri. Eh kahapon eh, na napulaan natin tuloy siya. Pero yung atin naman eh, paalala lang na bilang senador, kailangan lalong-lalo pa yung mga nag-aambisyon ko rin yung senador Mixu Sibiri na ito ay magiging Senate President. Kung ikaw ay Senate President, kailangan po ito na i-assert mo yung independence ng Senado. Ikaw magiging leader dyan. Eh kaya naman natin siya pinuna. Eh dahil yung limang nominado in-appoint yung Presidente na uupo dyan sa Commission on Elections, yung tatlo, yung chairman, yung dalawang commissioner, pagkatapos yung sa Civil Service Commission at doon sa Commission Audit, eh lahat po yun eh. Kinontra niya na confirm. Eh, sa tingin natin, mali sapagkat hindi naman irregular, hindi naman illegal, hindi naman ni Presidente Duterte. At sa aking pananaw, mawalang galang na, Senator Mixu Sibiri, yung ginawa mo, eh, sampal yun sa pag-appoint ni Presidente Duterte. Sapagkat buting-buti sana kung itong ninominate niya na, yun, na in-appoint niya, ginawa niya yung appointment mga last month lamang, halimbawa, o ngayong buwan ito. Hindi naman ganun eh. Ito naman eh, several months, more than a year ago pa, eh talagang nasa batas naman yun. At sabi nga natin kahapon, kailangan na kailangan yun sapagkat
yung pong constitutional commission talagang requires absolute independence from any influence, outside pressure, or intimidation, or persuasion. Hindi po pwede. Kailangan ipakita mo sa kanila kung ano yung batas, yun na yun. Hindi ubra din yung mga pakiusa o kaya yung pananakot ng iba. Wala lahat yun. Kailangan eh.